discussing yung ating balisin. Sinong gustong sumama ng balisin? So, paano ba talaga mag-qualify for balisin promo? So, marami na siguro sa inyo nakakita na ng poster or nakabasa na nung official ni iFern, pero hindi alam kung paano at kung saan kukuhanin yung mga requirements. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon, kung paano nyo siya mahihit. Basically, explain ko lang yung buong requirements and kung saan kinukuha or saan naiipon yung points. Okay? So, para hindi din kayo ligaw, kasi parang sabi nga ni Sir Tom, kailangan daw nabibilang natin o naka-count natin siya. Kasi kapag hindi natin nako-compute ang negosyo natin, mahihirapan tayo. Diba? So kaya nga sa target natin, diba, kailangan hinihit. Bakit kailangan may 120,000 na limit? Pwede namang pwede na namang hataw-hataw lang, diba? Pag lumaki cheque, di masaya. Pero mas maganda pag nag-120,000 kasi top di ka. So importante na meron tayong hinihit na target. So okay? So para malaman yung target na yun, isa-isahin natin ngayon kung paano mo ba siya ihihit. Okay? So, simulan na natin. Share ko lang yung screen ko. So, yan. iTravel goals. Okay? So, yan ang tawag ni iFern sa kanyang mga travel incentives. Diba? Yung iTravel goals. We have three types ng iTravel goals. Okay? Yung tinatawag natin na iGetaway, iFly, and iCruise. So, iba-iba yan. But since nasa pandemic tayo ngayon, dito tayo sa iGetaway. Ano ba si iFly? iFly, ito yung mga nagta-travel sa ibang bansa. Like, meron tayo before, di ba? Parang Korea, trip to Korea, trip to Osaka, yung mga ganon. Tapos nagkaroon ng Europe trip si iFern. So, yun yung iFly. Tapos I believe, bago kami mag-join, meron, nagkaroon din tayo ng trip to Australia. Okay? So, iba-iba. And then yung iCruise, of course, one of the luxurious, isa sa pinaka-luxurious na travel incentive ni iFern. Of course, magku-cruise tayo iba't ibang bansa yan. So para kang nasa Titanic pero hindi lumulubog, charot. So, sa ngayon, dahil tayo ay pandemic and with all the restrictions, focus tayo sa iGetaway. Ano naman si iGetaway? iGetaway, ito yung mga local travels natin. Okay, so like ngayon, ang pinaka-ano natin ngayon is Balesin. Okay, so nagkaroon ng Balesin 1, meron tayong Balesin 2 na tinatawag. So, ako, this will be my third time. Okay, na makakapunta po ng Balesin. And ang masasabi ko lang, masaya po talaga sa Balesin. Okay? Sobra, hindi po ako mahilig sa beach. I'm not a beach person. Okay, hindi ako mahilig sa dagat. In fact, hindi nga ako mahilig mag-swimming. Yung condo na, nakakailang condo na kami ni Upline Mike, nalipat. Okay? Pero sa lahat ng nilipatan ko na condo, hindi talaga ako nagsuswimming. Okay? Hindi ako mahilig mag-swimming. And hindi pa yan. Yung mga tawag dito, may mga trainings din kami minsan na kinokonduct sa mga private resort. Hindi din po ako nagsiswimming. Hindi ako mahilig mag-swimming. Pero na-enjoy ko po si Balesin. Ayan. Ganon siya kaganda. Okay? Ma-enjoy. And ako, sure ako na ma-enjoy mo din si Balesin. So, pag-usapan natin ngayon yung requirements, paano ba makapasok sa Balesin. So of course, start muna tayo sa kung paano ka magre-register sa iTravel Go. So kailangan mag-register ka muna. So you need to register on your dashboard. Okay? So mabilis ng tong training na to, guys, ha. Mamaya I will be answering your questions. So promo registration, how to register using your dashboard sa Balesin. Kasi syempre, to be able to get or to earn points, okay, kailangan mo munang mag-register sa promo. Okay? So kumbaga parang may proof of purchase ka, parang ganun. Okay? So ito, paano mag-register sa dashboard niyo? On your dashboard, may makikita kayong ganito sa announcement section. Tama ba? Sinong nagbubukas ng dashboard? Sige, paki-type yung paki-type nga. Sino yung mga nagbubukas-bukas ng dashboard dyan na
nakakita na ng ganito, type 1. Diba? Yung mga nagbubukas ng dashboard, ayan. Balik natin ng konti. Okay. So, sa dashboard ninyo, makikita nyo to, itong part na to, sandali ah, kasi medyo naglolo ko siya. May technician difficulty po tayo. Ayan. So, makikita nyo to sa dashboard ninyo, all you have to do is to click yung register here sa announcement na ito mismo. Okay? So, pag hindi kayo registered, pag bagong member pa lang kayo, bagong sali pa lang po kayo, or kahit matagal na po kayong member ni iFern, pero hindi nyo po ito nakiklik, hindi po mag-generate ng points yung accounts ninyo. So, you need to register here. Okay? So, i-register nyo po. Kapag kinlik nyo yung register here, ito yung makikita ninyo. Okay? And then, you have to check on the chat, the checkbox dyan. Tapos, magre-register po kayo. Pag successfully registered, ayan, lalagay na po yan. Then, you are now registered to iTravel Goals. So, kailangan meron kayong success prompt dyan na lumabas. Ibig sabihin, kayo po ay successfully registered na, makakapag-generate na kayo ng points. Okay? So, klaro ba? So, yan ang pinakauna ninyong gagawin ngayon. After ng training na to, i-check ninyo kung kayo ba ay nakaregister na sa iTravel Goals. Kasi kailangan po, rehistrado kayo. Pag kayo ay registered na, ganito ang makikita ninyo. Yung account po kasi na yan, I used my daughter's account. Kasi yung account ko po ay matagal nang registered sa iTravel Goals. So, pakita ko sa inyo yung itsura kapag ka-registered ka na. Dapat ganito po ang makikita ninyo. Dali, i-login ko lang sa account ko. Ayan. So, hindi ho nawawala. Nakikita ba sa screen ako? Paki-check nyo yung ano ko, yung picture ko. Hindi mawawala yung prompt na yan sa taas kapag ka po kayo ay registered na. Kapag ka hindi kayo registered, walang nakalagay na ganyan. Okay? So, pag naka-register na kayo, once lang naman siya, hindi nyo na siya kailangan ulit-ulitin. Automatic na po iyon. Mag-generate na ng points yung account niyo. Okay. So, next. So, ito, malamang marami na pong nakakita ng poster na ito. Diba? But, hindi lahat alam kung ano yung mga nakalagay dyan. Ano ba yung mga non-pandemic, pandemic new distributor na yan? Anong kaibahan ng mga yan? Ano yung membership points, product points, activity points? Ano yung PV na yan? So, yun yung pag-uusap-usapan po natin ngayong hapon na to. Okay? So, who can qualify? Okay, anyone can join the promo, both old and new distributors, regardless of your current rank, as long as you're going to fill the necessary requirements. However, the qualifications will vary depending on your joining date. So, ibig sabihin, kahit sino po pwedeng mag-join, basta member. Okay? Huwag niyo pong sasabihin sa mga guests ninyo na makakasama sila sa Balesin kapag hindi po sila member. Kailangan maging member po muna. Okay? So anyone, kahit bago ka, kahit duma ka, regardless of your rank, kahit anong ranggo mo, okay, from distributor to presidential director, can join, okay, are qualified to join the promo. Okay? So, meron tayong tatlong klase ng distributor. Yun po yung nakikita ninyong non-pandemic, pandemic, at new distributors. Ano yung difference ng tatlo na yan? So, okay? So, the three types of distributor that na pwedeng sumali sa promo. For example, mga non-pandemic distributors. Okay? Sino-sino ito? Sila po yung mga distributors na sumali sa iFern simula nung nagbukas po si iFern hanggang bago mag-January 1 or December 31 to be exact, 2019. So makikita nyo po from your registration date sa inyong dashboard, makikita ninyo doon kung kailan kayo na-encode. Okay? So, dapat naka-base po yan sa encoding date ninyo. Kung kailan kayo na-encode, registration date. Kasi, kahit pa sabihin ninyo na, ay, sumali ako ng December 29. Pero na-encode po kayo January 1 na.
Kahit masabihin mo nagbayad kayo ng December 29 tapos nakapila kayo sa encoding, pumasok kayo ng January 1, 2020 na automatically hindi na po kayo non-pandemic distributor. Pandemic distributor na po kayo doon. So makikita nyo po yan sa joining date doon sa account ninyo. So lahat naman po siguro dito marunong mag-navigate ng dashboard, no? Especially yung mga naka-attend na ng training ko before. Tinuro ko kung saan nyo makikita doon kung yung registration date ninyo or saan nyo makikita kung kailan kayo na encode. Okay? So from the day that iFern opened, okay, hanggang December 31, 2019, you are considered a non-pandemic distributor. So lahat ito may significance pagdating sa points. Kaya kailangan importante na alam ninyo. Okay? So sino naman ang mga pandemic distributors? Pandemic distributors, sila po yung mga sumali from January 1 or mga na-encode from January 1 up to September 30, 2021. So January 1, 2020. Okay? Kasi baka nakakalimutan niyo po, 2 taon na po tayo sa pandemic, okay? So from January 1, 2020 up to September 30, 2021, you are considered a pandemic distributor. Okay? New distributors, sila po yung mga sumali, okay? Simula October 1 hanggang December 2021. Okay? Or yung buong ating yung duration ng ating promo. Kasi ang duration po ng ating promo is from October 1 up to December 30, 2021. Okay? So yun yung ating duration ng promo. So automatically new distributor na po kayo. Pasok na po kayo sa kategorya ng new distributor. So i-check nyo po ang inyong dashboard. Kung kayo ay na-encode, kahit pa inilabas ang ating poster ng halimbawa, kailan lang ba lumabas ang poster na to? I think that this 1 week ago or a few days ago pa lang inilalabas ang official poster ng Balesin 2. So lampas na siya ng October. Pero kahit inilabas siya, say October 15, tas na-register kayo ng October 1, pasok kayo sa new distributors category. Okay, hindi po ang start ng promo natin ay hindi nag-start nung lumabas yung ating official poster. Okay? Nag-start po siya simula October 1 para mas maging klaro po sa lahat, okay? Okay, next. So ayan. So ano yung tinatawag na points? So alam niyo na, ngayon now naklaro na sa inyo kung ano yung difference nung tatlong distributor na nabanggit sa poster natin, yung points naman ang pag-usapan natin. Ano yung mga points na yan? Para saan yan? At paano ko makukuha yan? Okay, i-differentiate muna natin yung mga points. Okay? Merong tatlong klase ng points na nabanggit po. Okay? Doon sa poster or nakalagay sa poster. Okay? Membership points. Ano ang membership points? Membership points po can be acquired through personal or group registrations. Points acquired are package or account dependent. Okay? Tapos nakabase din po ito on which level po. Okay? Under your genealogy. So tatandaan ninyo, whenever you are hitting a promo, especially travel promo sa iFern, this is a group effort. Okay, mahihirapan po kayo guys kapag ka inihit nyo lang siya ng kayo lang. Okay, this is a group effort. So you will be needing the help of every person in your network. Okay, so sila din, ganun din sila. So tatandaan ninyo, mas maganda pagtrabahuhan po natin sila ng sabay-sabay or pagtulong-tulungan natin na ihit yung points para mas marami tayong mag-qualify. Diba? Gano'ng kasarap yun kung 100 lang ang qualifiers ng Balesin tapos 50 ang Supreme o, diba, social. Okay? So, ang membership points po, ang sinusundan po natin dito is yung ating tinatawag na Unilevel 3. Unilevel 3.
Okay? So ano yung uni level 3 na tinatawag? 'Di ba natatandaan niyo dun sa previous training ko, diniscuss ko yung mga level 1, level 2, level 3, level 4, sino-sino sila? Okay, to refresh your memory po. Si level 1, sila po yung inyong mga personally sponsored directs. Okay? Si level 2 naman po ay direct ng direct po ninyo. Si level 3, direct ng direct ng direct po ninyo. Si level 4, direct ng direct ng direct ng direct ninyo. Okay? And so on and so forth hanggang 12th level po. Okay? So, in your dashboard, makikita nyo po doon kung sino yung sa uni-level natin. Makikita nyo doon kung yung uni-level listings ninyo, nandun lahat kung sino yung mga level 1 ninyo, level 2, level 3, level 4. Okay? So, ang membership points po ay nakadepende kung anong package ang kukuhanin. Okay? At kung ano po ang yung points niya nakadepende kung anong package at kung anong level po na activate yung package. Okay? So mamaya bibigyan ko kayo ng mas klaro pa. Okay? But basically diyan po ninyo makukuha yung membership points. Ano naman ang product points? Product points naman yung lahat po ng reorder, be it your personal or purchases po ng downlines ninyo. Okay, papasok po at mag-earn ng product points. Like membership points, it also follows the uni level 3. Okay, at yung puntos din po niya ay nakadepende po sa total purchase ng buong network ninyo. Okay? Next is the activity points. So paano naman kumita ng activity points or paano ko ma-acquire ang activity points? From the word itself, activity points can be earned. Kailangan pag-active ka. Kailangan maging active ka through the use of your dashboard. Alam nyo ba na every time na magla-login kayo or magla-logout kayo sa dashboard ninyo, meron pong puntos yun. Okay? Kaya bisibisita din po ng dashboard every day, ha? Kaya ako, panalong-panalo ang activity points ko kasi lagi po ako nag-e-encode. Okay? Kaya mga nag-e-encode dyan, di ba? Yung mga nagre-request ng cheque dyan, panalong-panalo mga activity points niyan. Di ba? So kayo din, kumbaga, mas maganda naman talaga na nakakabisado ninyo yung dashboard ninyo kasi syempre negosyo mo naman ito. Okay? Tapos, you can earn points din, activity points, sa mga official po. Okay, na events ni iFern. For example, may mga online, ngayon may pakulo po si Sir Tom. 'Di ba? Kapag bumili ka ng t-shirt ng Fearless, tapos pwede kang mag-post, okay? Using your Fearless shirt or meron tayong bagong promo ngayon, okay? Yung sa Tomani Talks na book, 'di ba? For sure may mga nakakita noon, no, ng poster na 'yon. Okay, pwede ka mag-post ng picture mo na habang binabasa mo yung To Money Talks na book. Okay? Lalagyan mo ng caption doon kung ano yung To Money Talks na tumama sa'yo. Okay? So, kailangan may picture ka, may selfie ka. Ipo-post mo yun, tapos may mga official hashtag yon. Pag nanalo ka doon, ang reward mo doon ay magkakaroon ka ng activity points. So isipin mo ha, magpo-post ka lang, mananalo ka ng activity points. Hindi lang yan. Kasi kahit hindi ka nanalo, as per nakalagay doon sa poster, kahit hindi ka nanalo, meron kang activity points as consolation prize. O diba? So kailangan i-maximize natin siya. So yung mga bisibisita po kayo sa iFern official page kasi nandun po lahat, no? Makaka-acquire kayo ng mga points doon. And of course, kapag nag-volunteer kayo, halimbawa nag-volunteer, nag-ask si office. Diba? Sino ang gustong mag-speaker, mag-live sa office, kahit video pa yan o kahit ano pa yan, basta nag-volunteer ka, merong points yun. Diba? Kinukuha yung pangalan ng speakers at pinapasok po yung puntos sa dashboard ng mga speaker. Nilalagay po yung username, password doon.
Pag nag-crew ka sa event, halimbawa nag-ask ng volunteers for crew, sa mga official events po ito ni iFern, by the way, ah. Okay, nag-ask ng crew yung si Upline, nag-volunteer ka, hinihingi din po yung list noon. Binibigyan din po yun ng activity points. Okay, so umattend ka ng, for example, ng CZEL, may points din po iyon. So, yung mga ina-attendan mo na events, meron pong puntos yun sa activity points. Okay? So, wag nyo isipin na yung pag pinapa-attend kayo, wala lang, kumbaga wala lang yun kay Upline, parang sistema lang yun. Hindi, may ano pa rin yun, may benefit pa rin kayo doon sa pagpunta. Aside sa, of course, may inspire kayo, may puntos pa kayo. Okay? Para pag may mga ganitong travel, di ba? May mga ganitong incentive, pa-incentive si iFern, eh, pasok na kayo. Di ba? Sa activity points. Kasi syempre pandemic ngayon eh. Hindi ganun kadaling mag-ipon ng activity points. Diba? Kapag wala ka masyadong ganap. So in short, kailangan po nating gumanap. Okay? Ganap-ganap po tayo dyan. Para hindi ma-stroke. Okay. Next! Ito na. Ang point requirements. So ang point requirements natin ay nakadepende po iyan. So ayan, hinati-hati ko na po siya para mas maintindihan ninyo. Mamaya iisa-isahin pa natin yan ulit. Hihimay-himayin pa po natin yan. So nakadepende sa tatlong klase ng distributor ang point requirements natin. Magkakaiba po yan. Kaya nga again, importante na alam ninyo kung ano po yung joining date ninyo para ma-identify ninyo kung saang category kayo nakapasok. Okay? For example, for the non-pandemic distributors, okay, ang membership points na required ninyo ay 2,000 membership points. Accumulated na po ito during the promo period, no? And then meron din po tayong required na product points na 2,000. Activity points na 100, yung point value na tinatawag po dyan, yan po yung personal reorder ninyo. Okay? So you are required to order for the amount of 30,000, accumulated po ito. Okay? Personal ito ha, hindi ito yung nag-order ka tapos pinasa mo yung points sa downline mo. Hindi po. Kailangan yung 30,000 po, activated yan sa sarili mong account. Ikaw yung bumili. Hindi yung bumili ka ng points, nag-maintain ka, bumili ka ng 30,000 worth para kitain mo yung GSR, e pinasa mo yung mga puntos sa mga downlines mo. Hindi po ganon. Yung 30,000 po, personal reorder mo yan. Don't worry kasi accumulation naman po yan. Okay? So ito po, lahat ng purchases from October 1, okay? October 1 up to December, pasok po yun. Okay? So ibig sabihin, pag nag-maintain po kayo, nag-GSR po kayo this month, and by the way, ang petsa po natin ngayon ay September 25. So malapit na naman po ang katapusan, guys. Huwag na pong antayin, okay? Mag-maintain na ngayon pa lang. So huwag nyo na pong antayin, guys, ha? Maintain na habang maaga. Okay? So lahat naman po ng bibili ninyo ngayon ay pasok na po yan sa point value ninyo. PSD requirement. Ano yung PSD requirement? Ibig sabihin, kailangan nyo po magkaroon ng bagong dalawang sponsored directs. Kayo nag-invite, okay? Kayo po ang nagpasok. Okay? Kayo yung nag-direct. So alam niyo naman na po siguro ito, no? Ito yung second way of earning natin, guys. Ibig sabihin, direct referral. O, kailangan po meron kayong dalawa. Eh, di ba sa presentation po natin para makapag sa Bawi program natin, we need 4. O mayroon kang dalawa, pasok ka na. Okay, bago po ito two new directs. Okay? Na ang maganda naman po, syempre, dahil yung bagong program po na tinuturo sa atin ni Upline Mike, which is the referral program or the third party approach, madaling-madali lang po ito. Okay? Tapos, sa rank, sabi ko nga kanina, regardless of your rank, pwede kayong sumali, maka-avail ng promo, but if you want to qualify for Balesin, yung dalawa po, okay? Yung dalawa na na-refer po ninyo, okay?
Yung dalawang bago ninyong direct, they need to rank up to builder at kailangan meron po silang minimum, okay, na 30 cycles each. Okay, so tandaan nyo ha, 30 cycles po pareho. Hindi, kasi di ba ang builder po is 21 lang, 21 cycles lang. So they need 9 more cycles each to qualify for the promo. Kayo, okay? Kayo, to qualify you for the promo, not them. But if kung naghahabol naman sila, di mas maganda. Diba? So mamaya, madi-discuss natin kung yung bagong distributor ninyo, yung bagong direct ninyo, eh, gustong humabol ng Balesin. Okay. So, ito pong direct referral na ito is from starting October 1. Okay? Lahat ng sumali ng October 1 up to December po. Okay? Tapos kailangan mag-rank up nila. Tulungan mo silang mag-rank up to builder with 30 cycles each. Okay? Para matapos mo po yung requirement. Actually, madaling-madali lang naman po yan. Hindi yan ganun kahirap. Kaya nga, kailangan lang natin. Ang key lang naman lagi is dyan is tulungan po natin yung downlines natin. Diba? Yun yung maganda kasi tinulungan mo lang yung downlines mo, kumita ka na, tapos nakapag-travel ka pa. O, diba? Masarap. Masaya yun. Next is the pandemic distributors. So yung mga pandemic distributors, ang requirement po dyan ay 3,000 na membership points. Ang product points po nila is 1,000. Ang activity points is 50. Ang point value or ang personal reorder should be 30,000 din. And then ang PSD requirements po ay dalawa. Okay? So kailangan din po meron yung same din po no na yung dalawang na direct nila kailangan po mag-builder din at may minimum na 30 cycles each. Okay. So pag pandemic kayo, bakit mas mataas yung membership points niyo? Ganun po talaga. Mas mababa naman po yung product points niyo. 'Di ba? So okay lang 'yan. 'Di ba? Kasi madali naman 'yan eh. Kumbaga parang since this is a group effort, imaginein mo, pag nagpapalaki ka ng iyong grupo, di ba, dumadami din naman talaga yung punto sa ilalim mo. So, mas magiging madali for you to hit yan. Buti nga, mababa po yung inyong product points. Di ba? Tsaka yung activity points, kinonsider kasi nga, dahil pandemic po ngayon. Di ba? So, kasi mga non-pandemic distributors, yan yung mga nakakapag-offline pa, yun yung mga time na nakakapunta pa ng office. Kaya yan po eh talagang, kung mapapansin nyo yung mga non-pandemic po, no? Pag binuksan nyo po yung mga dashboard nila, mga nagliliparan na po ang mga activity points ng mga yan. Okay? Kasi tuloy-tuloy na accumulation lang yan. Okay? And then for new distributors naman po, yung mga sumali ng October 1 start, okay? Membership points, wala po kayong required na membership points. Wala din po kayong required na product points. Pero meron tayong requirement na activity points na 25 lang naman. So pwede kang mag-log in, log out lang dyan sa ano mo, araw-araw for 25 days. Automatically, meron ka ng activity points na 25. Okay? So log in, log out ka lang ng dashboard mo. Pasok na yan. Diba? Tapos, of course, 30,000 din po yung minimum na reorder na required. And kailangan mo po ng dalawang personally sponsored direct. Okay? But this time, hindi nila kailangan po na mag-builder. Okay? Ang kailangan po na mag-team builder ay ikaw mismo. Okay? So kung bagong distributor ka at you want to hit the promo or the Balesin promo, kailangan mo lang pong mag-team builder. And actually, yung two na requirements naman po ng personally sponsored direct, eh requirement naman na po talaga ng team builder yan. Okay? So, hindi na yan on top of your team builder rank. Ibig sabihin, pag nag-team builder ka, automatically, meron ka ng dalawang direct mo. Kasi for you to rank up to builder, eh, matik na po yun. Kailangan talaga siya. Okay? Requirement siya ng builder rank. So, ayun, team builder rank, I mean. So, pag new distributor ka, ang kailangan mo lang po ay mag-rank up to team builder at mag-order po ng 30,000 worth plus the activity points, automatically, you can click na po the Balesin ticket sa dashboard ninyo. Okay? So, nasusundan po ba?
Nasusundan ba ng lahat? Sige, next. Point requirement. So, ito na. Paano at ilang puntos per level ang kikitain mo? Okay? So, kapag ka daw ikaw, okay, to earn a membership points, okay, for your level 1, you get 5 points. Okay? So, ibig sabihin, ito yung mga na-direct mo. Okay, personal mo tong na-sponsor. So, halimbawa, ako po, nakapagpasali ako, meron akong na-direct. Okay, nag-premium plus. Okay, for every 8,500 or for every account, okay, meron po akong 5 points. Okay, so ganun po siya. So, kung meron akong na-direct, okay, meron akong na-direct, nag 7 accounts po siya, automatically siya po yung level 1 ko. Okay? It will earn me 35 points agad-agad. Okay? Tapos may pa-bonus pa yan mamaya si level 1. Pero dito muna tayo mag-focus, okay? So kapag meron kang direct, okay, for every package na bibili nila, every account ito ha, every package. So, ibig sabihin, yung every package na tinutukoy ko is every standard. Kung standard, 1 account yan. Kapag premium, 3 accounts. Pag premium plus is, that's 7 accounts. Family package, 35 accounts. So, for every account na ma-activate po sa ilalim ninyo, okay, will earn you a membership point. Depende po kung ano yung level niya. Sorry na doble yung 6 ha. Okay, paki-disregard na lang yan na doble. Kanina ko lang kasi siya ginawa. Okay, so si level 2, sino naman si level 2? Ito yung mga na-direct ng direct mo. Okay, so meron kang na-direct. Yung dinirect mo, nakapagpasali agad. Meron kang 3 points for every package or for every account na i-activate sa ilalim niya. Remember, I am using the word activate. Meaning, kailangan po encoded. Ha, guys? Hindi po papasok sa dashboard ninyo kapag hindi ninyo in-encode. Diba? Baka naman kasi magtaka yung mga ano, natapos yung promo. Diba? Tapos bili lang pala ng bili ng package, hindi naman pala ina-activate. Kailangan po activated, kailangan na e-encode siya para pumasok yung points. Okay? So si third level mo, yun po yung mga na-direct ni second level. Okay? So si second level, nakapag-direct, yun yung magiging third level mo. Lahat po ng, yun po, you will earn 2 points naman po for every purchase or for every account that is activated under them. Hanggang, and then hanggang yung fourth level mo, okay? So parang yun ni level 3 po ito, 2 points din po yan for every account. And then from fifth to 12th level mo, yan po ay will earn you 1 point na lang po. So huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala kasi tandaan nyo, tayo po ay nasa networking at ayo po ay palaki. Okay? So, syempre, pag palaki yung negosyo natin, palaki yung business natin, automatically, lalaki din yan ang lalaki. Diba? Kaya 1 point na lang po yan. Huwag kayong malungkot na bakit 1 point lang. Diba? Ang dami nilang pay-in, tapos digwa 1 point lang. Okay lang po yan. Kasi syempre, dumadami sila sa ilalim. Ibig sabihin, dumadami din po yung points ninyo. Okay? And then for the product points, ito naman. Okay, your product points, again, we are following the Unilevel 3. Okay? For product points po, for every 2,500 worth, okay, ng PV or point value, okay? Hindi po natin ginagamit yung 30,000 worth of pesos ha. Kasi guys, meron po tayong products na ang PV po ay kalahati lang. For example, yung kape. Okay, ang kape po natin, hindi po yan, kahit 180 pesos po yan, hindi po 180 PV yan. Diba? Nasa 90 lang po ang PV ng kape. Okay? So baka kasi iba sa inyo magtaka, sabihin, bumili ako ng kape, bumili ako ng sampo.
Ano yon? Yung 10 kape na yun, 1,800. Eh bakit ganun? Yung points na pumasok sa akin, eh 900 lang. Ganun po talaga. Okay? Kasi, or bakit 900 lang yung nag-qualify, yun lang yung qualified points? Eh kasi po, ang PV po ng kape, kalahati lang. Okay? So, for every 2,500 worth, okay, ng PV, okay, PV, point value, meron po kayong 3 points kapag ka bumili po yung first level ninyo. Again, sino si first level? Sila yung mga na-direct po ninyo. Okay? For your second and third level, you earn 2 points po for every 2,500 purchase. Okay? So, for your 4th to 11th level, automatic po yan, tigwa 1 point din po yan. So, we are just following the uni level 3. Okay? For membership points, your level 1 starts from you. Ibig sabihin, you will earn 5 points for every package na pinersonal mong, kumbaga personal mo na na-direct, like katulad nung sinabi ko kanina. And as an added boost, okay, you get additional 5 points on top of the 5 points na initially ibinigay sa'yo. So, ang total po na papasok sa accounts ninyo kapag meron kayong na-activate na direct ninyo ay 10 points po kada account. Okay, so ibig sabihin po nakapag-direct po kayo ng premium plus, okay, 70 points po yan. Ang saya-saya, di ba? So ganun siya. Kapag ka-product points, ayan, every 2,500 PV will earn you points. Your personal activated reorder, meaning yung mga binili nyo po. Okay, kung babalikan natin yung slide kanina, ito yung point value na 30,000, you will earn 5 points for every 2,500. So imagine niyo po, okay, kapag naibili niyo yung 30,000 points, okay, divide niyo po sa 25, okay, that's 12, okay? Tapos dahil 5 points po siya, okay, per ano, ilang 2.5 meron ng 30,000, merong 12. So, ilang 2.5 po yun? 12 na 2.5. So, 12 na 5 points. So, times 5. Yung personal reorder nyo pa lang po sa duration ng ating promo, 60 points na po kagad yun sa product. Okay? So, sa inyo pa lang, 60 points. Ayun. Kaya nga kung kayo po ay bili ng bili, reorder kayo ng reorder. Okay? For personal man yan or for anything, may kikitain po kayo, may pumapasok na punto sa inyo. Okay? Next is yung monitoring ng points natin. Paano mo naman mamomonitor yung points mo? Kasi syempre, medyo madugo yan, upline, paano yan? Eh syempre, ang dami-dami nun, hindi ko na mamomonitor yan pag sobrang dami na nila nag-pay-in, isusulat ko pa ba yan isa-isa? Siyempre, hindi. Okay, yung monitoring ng points mo, sagot na yan ni iFern. On your dashboard again, makikita mo to. Okay? After ng announcement section, baba ka lang po ng konti, makikita mo yung iTravel goals. Okay? Pag kinlik mo po yung next dyan sa dulo, yung arrow dyan sa dulo, okay, ito yung makikita mo na kasunod. Okay, so ayan siya. So pwede mong i-monitor yung points na na-activate sa account mo. So merong membership points, merong product points, okay, merong activity points, okay, na tinatawag. Tapos meron dyan nakalagay tickets for Balesin. Sa ngayon, hindi pa siya ina-activate talaga ng iFern. Pero makikita mo yan dun sa gilid, fully booked. Kapag inon na to ni iFern, okay, pag binuksan kasi to ni iFern, maunahan po talaga ito. And again, 100 tickets lang po yan. Kaya hindi pa po siya inoon. So binibigyan tayo ng time ni iFern para i-fill muna yung mga nakalagay na yan. Okay? Kasi once na filled up na po yan, i-click mo na lang po yan, automatic na po yun. Registered ka na for Balesin. Papasok na po sa system ni iFern niya. So kung nakikita niyo sa ngayon, fully booked, huwag kayong matakot kasi hindi pa lang po siya binubuksan.
Kasi again, the moment na buksan po yan ni iFern, mabilis lang po yan. Ubusan po talaga yan, mag-uunahan talaga. So, ngayon, fill in the requirements muna. Okay? Trabahuhin muna natin ito. Tapos mag-a-advise kami once na open na siya. Then, unahan na po yan. I-click na po natin agad yan. Okay? And then, ayan. O, di ba? Mabilis lang tayo. Q&A na tayo. Sige. Sige. O, yung may mga questions, may mga clarifications, pwede na pong magtanong. Hello, Apply. Hi, fantastic morning. Hi, fantastic morning. Thank you po. Hello, Apply Nangge. Okay. Apply, ano, tanong ko dun sa membership point. Bilis. Mm-hmm. Yung PSD. For example, kasi na nag-encode kay account 2 mo nilagay. Valid ba yun sa ano bang ma-carry yes. Yung lahat okay. Na kahit saan mo po siya ni kahit saan mo po siya pinasok lahat po ng points sa dashboard natin is accumulated po. Ibig sabihin kahit naka-direct po yan sa 02 sa 03 sa 04 sa 05 sa 07 o kung meron pa 0100 diyan. Okay? Matik po 'yon. Papasok po siya accumulated po. Ay, okay. Accumulated po. Hello, Upline. Si Karen. Hello. Upline, okay. Pagka kunwari yung account, for example, na-hit, tapos biglang nagkaroon ng hindi pwedeng, for example, lang, hindi pwedeng mag-travel, pwede yung i-transfer? That I need to clarify with iFern pa. Wala pa silang binibigay na directives on that. Kung, but I think kaya naman po, pwede siyang it's transferable, lalo na kung yung travel restrictions kasi natin ngayon, hindi na katulad ng dati. Kailangan naka-PCR. So, kung nag-positive ka, parang las casas, di ba? Kung positive ka, pwede mo siyang i-transfer. Kasi pinayaran ko naman siya. So, that I have to confirm kasi this one is promo. Okay po. Baka kasi ang gawin nila, kapag hindi ka pwede, hindi mo siya pwedeng i-transfer. Ibabalik lang nila yung points mo, tapos i-open nila yung slot. So, hindi ako sure on that. I have to clarify it with iFern muna or with the management. Okay po, up. Tapos next question up. Yung paano kung kunwari yung account, let's say hindi nakapag-maintenance for example lang, yung sa TSC for this month, tapos considered as Buddha account. Tapos yung mga na-consume niya na, na pay-ins, for example, would it add up to the membership points? Hindi po. Rin. Hindi. So basta pag Buddha account, wala talaga lahat. Yes. And TSC and even the membership points. Correct. Ah, okay. Tapos last question up. Yung mga product points, ano lang, as in literal products lang, hindi kasama dun yung mga merchandise or other, ano ng iFern? Ticket, ganun. Product ah, okay. Lang. Okay po, thank you up. Okay. Sa membership points po, kung yun ni-level, hindi kasama ang spillover. What do you mean po, Marky? Upline, di ba pagka, kunwari galing kay Upline yung direct ni Upline, so hindi mo siya kasama sa uni level 3 mo, tama? Direct po. Pag direct po ni Upline, level 1 po siya ni Upline. Okay, hindi siya kasama sa membership. Thank hindi you. Kasama. Another question. Pagka kunwari, for example, na-hit ko na yung ano, tapos sumobra yung points ko, pwede ko bang i-transfer yun sa baba? Hindi din po. Non-transferable siya. Ah, non-transferable. Okay po, thank you. Baka hindi po pwede dahil free plane ticket. Sir Clyde, depende po kasi yan, discretion siya ni iFern. Hindi naman po yan automatic kapag na-hit mo, ibubuk ka na diretso. Of course, may mga ano po yan. May mga from iFern pa din po yan. Magpapasa ka muna ng requirements before they can book the ticket. Okay, so hindi siya yung automatically pag nag-click ka sa dashboard mo, may plane ticket ka na. No? Hindi po siya ganun. Sabi ni Upline Bag, magsa-start po ba ang computation ng points from October to December in all categories? Yes po. Automatic na po 'yun. Lahat ng na-accumulate na points from October 1 up to December po, pasok po 'yun. Kaya pangge. May question po. Bali po, yung sa login po sa dashboard. Pagka nag-login po yung primary account, regardless po kahit i-login po yung ibang extension accounts, hindi na po magkaka-login points po yan. Okay po. Thank you. From previous months po, counted na din po ba yung points for the promo? If you are,
A non-pandemic distributor, yes. Pumapasok lang yung points natin tuloy-tuloy. As per Sir Glenn, ha? Okay, so if you're a non-pandemic distributor, automatic, parang yung nakita nyo po yung dashboard kanina na pinakita ko dun sa slide, kung mapapansin nyo po, 20,000 po ang kanyang membership points. Okay, hulaan nyo kung kaninong dashboard yon. Ibig sabihin, kahit natapos na po yung promo, pumapasok lang po siya ng paulit-ulit. Consolidated po ba upline? Up ang purchases ng bawat account? Yes po, consolidated. Makikita niyo po siya sa main. Kasi kapag nag-login kayo sa 02 ninyo, kulang, minsan kulang yung points dun sa 02. Pero pag nag-login kayo sa 01, automatic na yun. Pero I think in-adjust na nila yon. Kahit saan ka mag-login, pasok na siya lahat. Consolidated na. Saan po makikita yung activity points upline? Medyo na-late po ako ng pasok. Paano po saan makikita? Ano po yung main na tanong? Makikita po ba? Kasi kung makikita po, makikita po siya sa dashboard. Or kung ang tanong niyo po is kung paano siya ma-earn, okay, sa activities and sa events po. Doon siya doon po siya kikitain yung activity points natin. Kailan po mag-update ang dashboard? Continuous updating lang po siya. So, ibig sabihin, lahat po na pumapasok sa inyo, automatically, kahit hindi siya mag-reflect agad sa dashboard ninyo, meron siyang points. Okay? Kasi nire-record naman po siya ng IT. Kumbaga, nasa system na siya. System generated na siya. Kaya nga, kung mapapansin nyo, balikan nyo ulit yung share ko kanina. Ito. Pakita ko sa inyo ulit, ha? Share screen natin ulit. Sa monitoring ng accounts. Diba? Makikita nyo, 20,891 ang remaining points. Okay? Ang last na iTravel ni iFern ay Balesin din. So, from Balesin na yon hanggang ngayon, naka-earn na ng 20,891 points tong account na to. Okay? So, ibig sabihin, continuously pumapasok lang yung points ninyo. So, kaya nga, lagi namin sinasabi, kahit habang hindi pa nilo-launch yung official na poster, kahit hindi pa nilo-launch yung official na program, mas maganda kung nagpapa-pay na po tayo, nagra-rally na po tayo, humahataw na tayo, nag-grind na tayo, kasi lahat yan, pasok yung points ninyo. Tuloy-tuloy lang siya, nag-accumulate lang siya ng nag-accumulate. Okay, ngayon po, makikita nyo na sa dashboard, kasi yung pinakita ko sa inyo, latest po yan na dashboard. Okay? So, latest count yan ng dashboard. So, ibig sabihin, ngayon po, pag in-open nyo yung dashboard ninyo, makikita nyo na nandun na siya. May mga points na kayo doon. So, at least alam niyo kung ilan na po yung kailangan lang, yung kulang na lang ninyo. Up yung sa paglalagin po sa dashboard daily, dapat po ba sa lahat ng account para magkaroon din ng points? Hindi po, kahit isang account lang. Sino pa po? Upline Louie, yes? May yes. Question? So, ibig sabihin, upline, diba since 100 lang yung ticket, yung hindi makakasama dito, once na na-accumulate yung point, pag nag-open yung next promo, pwede na uli siya sumama. Yes. So, ibig sabihin pala, no, parang, kumbaga, kung di mo man tamaan to, tuloy-tuloy lang, at one point in time, makakasama ka din sa... Yes. Hindi po siya nawawala. Yung points na na-earn ninyo, earned na yon sa inyo na yon. Pag nagmalay mo, hindi ka pumasok ng Balesin, hindi ka umabot, eh tinodo mo, sinipagan mo, di ba? Binonggahan mo, hinataw mo ng bonggang-bongga, nagbukas yung iFly Japan, o ikaw pinakaunang pasok. Di ba? Pasok ka na kagad sa Japan. Yes, tuloy-tuloy is the key. And maintenance is the key. Guys, kailangan nyo po mag-maintain para pumasok po yung inyong points, ha? Kasi pag hindi po kayo nag-maintain ng account ninyo, ang points po natin is like TSC. Diba? Para makredit po yung BUV or para makredit yung downline sa ilalim ninyo, makount siya as downline ninyo, napaparisan ninyo, kailangan naka-maintain po kayo. So you need to maintain, guys, para pumasok po yung points. Sa product points, dapat 2-5. Yes po. As discussed kanina, tama po yung sinabi ni Upline Ali. Dapat po 2,500 po para pumasok po siya. Yes po. Dagdag lang po, no, kung sakaling dito sa participants natin may mag-qualify na, yun yata yung parang ano, kailangan yata i-hit yung redeem button. So
hindi siya automatic. Maki-ano lang. Yeah. Pero sa ngayon po kasi hindi pa nila ina-update. Hindi pa nila nilalagay. Kasi nga, pag nilagay po nila yun, marami po mag-ina. Mabilis. Unahan. Mabilis po siya. So pag in-up yan, huwag kayo mag-alala, sasabihan namin kayo lahat. Okay, kaya standby kayo. Apply, ano po yung mga products na half points lang? Yung ano po, Fern Flex and yung coffee. Up yun po bang nag-attend ng RBA ng mga trainings? May points din po ba yun? Paano po yun ma-encode? Okay, dati po, yung mga nag-a-attend sa office, automatically meron yun. Meron silang login sheet sa office eh, pagka ganon. Ngayon kasi, hindi ko sure kung will they count pa din ba yung points, okay? Pero, okay, tama yung sinabi ni Upline Ali na yung mga bumibili ng PPV, di ba, yung mga event natin nagpa-participate sa ating mga events, whether it's online or live, may point po yun automatically. I don't know lang po kung yung PPV natin ilang points. But I think mas mataas yan kasi syempre may binayaran ka na para maka-attend dyan eh. So I think mas mataas yung points ng PPV natin. Ayan, may event si iFern. Tama, merong event si iFern ngayon. Si Angeline Quinto. Thank you, Upline Ali, for reminding me. Okay, yung tickets po ni Angeline Quinto, ang tawag po doon ay 10Q. 500 pesos lang po siya. Good for 10 concert tickets na po yun. Okay? So, meron pong concert series si Angeline Quinto na ipapalabas starting October 29. Okay? Ngayon, tuloy-tuloy yun. I think hanggang January siya. Ayan. Thank you for sharing, Upline. Upline Ronil. Ayan. So, nakikita nyo naman, di ba? Oh, so, 10 ano po ito? 10 concert. Tapos, kung titingnan nyo po dyan sa baba, okay, ang single ticket is 499. Ang 10Q pass po, okay, 3,500. Pero dahil iFern tayo, 500 pesos lamang po. Ibig sabihin, 10 concert na po yon. Ang single ticket po kasi is 500. Ibig sabihin, kapag binili mo po yung 10 concert niya ng hiwa-hiwalay, 500 or 499, 500 na natin, huwag na natin i-499. Okay, 500 per ticket po yon. So kung panonorin nyo yung 10 ng paisa-isang bili, 5,000 pesos po yon. Okay, kapag ka bumili ka po ng VIP ticket sa kanila, 3,500 po iyon. Pero kapag sa iFern ka po bumili, 500 pesos lang po yung 10. Ang saya, di ba? Kaya bumili po tayo ng 10 na 10Q, guys, ha? Dahil tayo ay iFern. iFern lang ang sakalam. Oh, so, wag kayong bibili diretso sa... Kasi parang yun nangyari sa KTX, ha? Yung mga bumili diretso, wag kayong bibili diretso doon. Kasi baka mamaya pag bumili kayo ng diretso doon, binayaran nyo 500. Tapos isang concert lang na panood ninyo, magreklamo kayo. Bakit ganun? Bakit 500 binayaran ko? Sabi ng upline ko, 500 lang babayaran. Bakit isang concert lang? Sabi ng upline ko, 10. Eh, makulit ka po kasi dapat po kay upline po dumaan. Okay? Dapat po kay upline kayo magbayad kasi iFern po yung magbabayad. Tama! Huwag makuyet. Okay? Bawal makuyet, guys, ha? Huwag kayong dederecho. Okay? Padaanin po siya kay upline. Kami po yung magko-coordinate kay iFern kasi isahang sendan na lang po siya. So, after po ng ano natin ngayon, after ng ating technical training, sabihan nyo na po kagad si Upline. Okay, 500 lang yan, guys, 10 concert na yan. O, pwede nga kayong bumili ng marami kasi ipapromo ninyo eh. Diba? O, pwede nyo ipapromo, 10 concert na po yan. O. Pwede ninyo ipagamit sa iba. Diba? So, bili-bili na po, guys. 500 pesos, 10 concert. Murang-mura na po yan. Parang 50 pesos per concert lang. O, diba? Sang ka pa. Nag-enjoy ka na, may activity points ka pa. May activity points po yan. Sige po. Sino pa pong may tanong? Sa reorder po, makikita to purchase the ticket upline? Hindi po, sa upline lang.
Isang araw po yung 10 concert. Hindi po, marami po siyang iba-ibang dates po siya. Yung pinakauna po is October 29. October to Feb. Yan. Thank you for that upline, Arlie. Kung wala nang tanong, tayo po ay humataw na, guys. Sige, yan na. Hi, fantastic morning, everyone!